boss, Edmond, matanong ko, boss. Ngayon, boss, is November na. Nag-umpisa ka ng mag-breed para sa local, national banding, boss? Sa local tsaka national, boss, siguro mga, ano pa, second week sa November ako mag-umpisa. Okay. Yung nandiyon sa brooder ngayon, mga ano yan, mga early bird. Pickup, WBC, tsaka yung Figba. Siguro nasa ano yan, mga 150 to 200 heads yata yan dyan. Ang nandyan na ngayon? Nandyan na ngayon. So mga ilang target mo ba kaya, boss, yung maipalabas mo sa local national banding? Siguro sa ano, sa early bird, siguro mga 200 heads sa cord yung lalaki. 200 heads. Kasi ngayon, nasa incubator, nakasalang yan, maka next week, maka pisa yan, mga 240 pa yan. Siguro ano, mga 200 siguro mga heads na nasa na lalaki. Cord, lalaki. Oo. So, ang ganda. Tapos yung sa ano, target mo, may, ano ba yan, matanong ko, boss, ha? Yung pag-breed mo, boss, may target ka ba na numbers of CCO na ma-reach mo for that season? Yes, boss. Meron talaga. Meron talaga? Oo. Kagaya ngayon, yung target namin na lalaki, which is 500 heads. Mm-hmm. So, 200 sa early bird, yung 300, mix na yan sa local tsaka national. So, yan ang pinaka-minimum na target nyo or maximum, whatever? Minimum. Minimum yan. Oo. So, yung mga, kasi may magtatanong, boss ba, uunahan ko na lang. Kasi gusto nila na maka-acquire sa mga manok mo dito. So, yan bang sinabi mo na 500 na target mo, for sharing ba yan or gagamitin mo lang yan dito? For sharing, boss, for fight. For sharing talaga? For sharing talaga. For sharing talaga. So, for example, pag may magpa-reserve sa inyo ngayon, baka may tatawag after ma-upload natin to, kaya pa? Kaya pa. Kaya pa? Oh. So, ilang piraso kaya, boss, ang pwedeng mapareserve? Siguro, boss, kung 300 sa ano, mga, ano yan, mga 150 lang siguro. Kasi 150 kalahati lang? Kasi may mga regular client pa kayo, no, na talagang every year pumupunta dito. Talaga. Okay, boss, banggitin natin kung sino yung mga client mo na mga regular na talagang client from Manila or from other places. Okay lang ba? Mabanggit natin or di na lang? Okay ra? Cebu. Okay, yes. Oo. Yung RYT. RYT? Game Farm. Napu-purchase natin every year. Tapos sa Pampanga, meron din. Pampanga at Batangas kumukuha. Kaso, ngayon na year kasi, yung production ko, 200 heads lang, nagkulang. So wala ubus agad. Wala ka na ibigay. Ano yung mga pamaraan mo sa breeding para ma-achieve mo yung target mo, boss? Ilang hens at saka ilang broodstock or ang broodcock ang kailangan, boss? Sa early bird, yung na-produce ako na, no, ng 200 heads, gamit ko, ano yun, 25 hens. 25 hens? Oo, at saka 25 broodcocks. Ngayon sa single meeting, boss? Single meeting lahat. Uh-huh. Wala na, walang mas. So sure lunch. Talaga na, yun talaga ang lahi na gusto mong maano? Single meeting talaga. So, sa ngayon na season, yung national, yung gamit ko dyan, 50 heads na broodcock, 50 sa dano, na broodhen. So, para ano, para sa assure na maganda yung pangitlog, yung gamit ko na ano, yung mga feeds, pang breeding talaga. Tsaka may supplement ng pampaitlog. Everyday talaga binibigay ko para ma-sure ko lang na magbibigay talaga ng itlog. Tapos, naka-focus, continuous monitoring dyan, boss? Oo. Araw-araw, boss, yung tao dyan, isa, every hour, na gano'n yan, na umiikot. Ikot. Oo. Kuha na, collect na ng itlog. So, most likely, boss, pag ang target mo na 200 ka CCO, siguro aabot niya ng mga 500 kasi yung mga babae, di ba? No? So yung 200 na lalaki, dapat yung target mo nasa 500 na CCO. Mm-hmm. Kasi hindi mo pa alam yung hindi mo malaman yung 100 magkasakit niyan. Oo, diba? Tama, no? Kasi yung style ko talaga dito, pag nagkasakit, wala na yan. Nasa out yan. Kal na yan. Mm. So, kaling talaga pag nagkasakit. So, yung 400 meter, ha, yung expectation mo, 50-50. Mm. Yun ang maximum.
50-50. 50 yung babae, 50 yung lalaki. So dapat 200. May allowance ka. Sa 600, 300 naman, dapat 600 produce ko or more. Kasi pag mas maraming sisiw, mas maraming casualty. Tama, tama. Oh. So dapat, instead nga, 50-10% lang yung, ano, yung allowance mo, gawin mo 20-25%. To assure lang na makukuha mo talaga yung target mo. Tama. Boss, matanong ko ito. Kining boss, sa breeding boss, totoo ba yun boss na pag ang brood cock mo or brood stag mo may palong, malaki ang chance na maraming lalaki ang ibibigay? Tingin ko, marami ako narinig sa ganun, pero kadalasan. Ang opinion ko dyan, hindi. Hindi. So kahit pungas yung manok, pwede pa rin siya maka-offspring na lalaki. Hindi magbabago kasi ang alam ko sa genes doon sa ano niya, naka-alternate kasi yon ibibigay ng ano lalaki. At saka based sa genetics, ano din, ang mag-dictate ng gender is yung babae, hindi yung lalaki. Ah. So, yung hens ang ano, kung may season ka dyan na ang daming babae, huwag mo i-aros brood cock doon ka sa brood hen. Kasi ang mag-dictate ng gender is ang hen. Ang hen talaga? Oo, sila yung ano. Nako. Yun guys ha, dagdag kaalaman na naman yan. Mali pala yung kasabihan natin na pag may palong yung manok, meaning yun ang nagbibigay ng maraming lalaki. Tapos pag wala nang ano, pag pinungasan na, baka pa isa-isa na lang daw. Mali pala. Kasi ang according to Boss Joey, ang nagdi-dictate pala para sa ano, para sa gender ng mga anak is yung babae. Boss, paano natin malalaman na ang itong babaeng ito, itong inahin na ito, maraming lalaki ang ibibigay? Actually, yung sa ano nila, yung sa, ang tawag dito sa ovary ba yun, yung tawag dito? Actually, yung ano nila yun, naka-alternate talaga yun, babae, lalaki. Yung tinatawag nila na XY gene, yun yun, pag X ang ibibigay, maging stag yung anak, pag Y, babae. So, sa dito sa loob, nakapila yun, XY, XY, alternate yun. Mm. So siguro pag nagkataon, may season ka na maraming stag, siguro yung mostly ang na-fertilize, yung X, yung Y na binigay niya, baka hindi na-fertilize yon. So kaya maraming ano, pero sa in general talaga, kung ma-fertilize every meeting lahat, 50-50 talaga yon. Ang labas okay. Nun. Kaya lang, may time na hindi ma-fertilize, siguro yun yung kaya maraming babae or maraming lalaki. Ano, may dagdag lang din ako doon sa ano, sa regarding doon sa pungo sa brood cock. Kaya siguro yung iba ayaw pinapungusan. Ako din pag magpili ako ng brood stock ay hindi ko rin pinapungusan dahil lalo na malapit ng breeding season or ilang months na lang. Ayaw ko na magkaroon ng operation yung manok kasi takes time pa mag-recover yun. Tulad din ng tao, di ba? Mag-operation ka, maraming dugo ang na ano. Kailangan mo din ng time para makapag-recover. So, ganun din yun. Pag pili mo ng brood stag, let's say example, yung brood stag mo, mga February, March born, tapos ibibreed mo siya sa November. Mm. So, by ano siguro, kung let's say 7 months, February born, tapos pupungusan mo by let's say October or September, gagamitin mo sa November, 2 months lang. Oh, so, may sugat pa. Tingin ko, hindi pa fully recovered yung ano nun. Baka weak yung ibibigay niya ng sisi. So, yun ano to. Opinion ko lang yun. Yes, boss. Okay. Tapos, boss, itong, ano, yung, sa pag-isa ba, sa sisiw, talagang hindi natin masasabi na marami ang lalaki at saka maraming babae kasi ang naturalisa talaga is 50-50. In general talaga. In general, 50-50. Boss, so, maano lang siya, depende sa ma-fertilize or hindi. Pero yung sabi ng iba, boss, yung breeding season talaga is mag-uumpisa ng December, January, February. Kasi pag ganyan daw ng mga pizza, maraming lalaki ang ibibigay at saka hindi nagkakasakit madali yung mga siso. Tama yun, boss? Regarding sa maraming lalaki o babae, parang hindi pa rin. Any season siguro parehas. Pareha lang. But health wise, kaya sinasabi na breeding season dahil sa climate. Sa climate natin. Kasi yung December, January, malamig, tapos dry. Dry season. Kaya siguro mas ano siya na malaki ang chance na mag-fertilize yung ano, yung... So, mas maraming production? Oo, yung maraming production. Tapos, yung sisi mo din, pagdating ng
tag-ulan, malaki na yung sisig, hindi na masyadong maano kasi pag alam naman natin yung sisig kontra yung basa. Diba? Tama, tama. Pag nabasa yung sisig, hindi nila ano yun. Mm. So pag nag-break ka, December, January, pagdating ng June, rainy season, malaki na yung sisig. So kaya so, chances, na malaki ang chance na ma-survive. Ma-survive na. Yun, yun. Boss, dito sa inyo ha, boss, sa farm mo, boss, hindi ba kayo nahihirapan ng single mating, boss? Kasi marami akong nakikita, boss, na isang broodcock, limang pullets, limang hen. Mm. So, ano anong pinag-iba, anong advantage sa disadvantage, in your own opinion, boss? Sa ano, boss, yung isa sa lima, mass production yun. Mass production? Oo. Balay, gusto na na marami yung palalabas dun. Mm. Sa akin naman dito, single mating, kasi 3 years pa ako nabibreed. So, pinetest ko yung percentage of winning nila. Ah, tama. So, siguro, after 5 years or 6 years, na-maintain ko na yung winning na, doon na ako pasok sa ano, commercialized. Sa commercial na breeding. Oh. Yung pangmaramihan na talaga. Pangmaramihan na talaga. Sa ngayon, pinupokus ko talaga kung yung bloodline na yan, mag-click ba dito? Mm. Kagaya ng black, last year, ano na yan, Lemon tsaka McLean. Ngayon, nandito na, Kilso, Roundhead, Sweeters. Pinasok ko na gold. Mm-hmm. So, bali, itong bloodline, lahat black din nila. So, tinetest ko ba kung kaya ba niya dalhin lahat ng bloodline? Mm-hmm. Kung kaya ba niya ipapanalo ulit? Kasi sa 4 na bloodline na noon, kaya niya. So, dinadagan ko ng ano, para itest ko talaga kung kaya ba niya ipapanalo. Sa mga na-breed mo, ano yung signature or ano yung palagay natin yung pambato mo talaga na linyada na sa mga big event, o sa mga big event na kinocross, binibreed mo dyan para yung mga nakikinig, nanonood ngayon, ano na, magtimaan na ba? Sa ano, sa big events talaga, yung pambato ko talaga, ano, gold, black, lemons, tsaka ano, tsaka grace. Yung grace mo. Oo. Iba din yun sa Sasha Gray niya. Sasha Gray sa akin, Bobby Fairchild. Bobby Fairchild yun. Yung lemon mo, yung 84. Yung lemon ko, chop suey na yun. Chop suey kasi combination of Andy Euron lemon, Paingar Ranerit na lemon, Doghalsi lemon, tsaka ngayon, pang-apat, yung kay Batchok na lemon. So, chop suey na yun kasi parang apat na brand, chop suey na yun. Hindi, depende rin. Pag pares-parehas naman karakteristik nila kasi pareha din bloodline. So, kung pares-parehas ang karakteristik, hindi rin matatawag na chop suey kasi parang nag-infuse ka lang ng ano, ma-refresh lang yung bloodline. Unless kung iba-iba ang karakteristik, so, ma-chop suey. Possible ma-chop suey. Pero kung sa kanya naman na cases, na nalo din naman, meron din naman siya isang lemon dyan na talagang tested na sa kanya. Mm-hmm. So pag ipapasok niya dyan, kahit sa bloodline nga, nanalo. So, totoo yun. Nanalo, okay naman yun. Kasi hindi siya masachapsi kung pare-pareha yung karakteristik. So, kasi ako dito, boss, mahilig nila ako sa street breed. Street breed ka talaga? Gilmore to Gilmore, kagaya sa kanya, yung sa Wilson niya, kinocross ko sa Gilmore sa Timberland. Mm-hmm. So, good as pure ba yun, pre? Good as pure in terms of blood. In terms of characteristics. Hindi, kasi nananalo. Mm-hmm. Ngayon, maraming panalo, maraming nag-request, pero hindi pwede ibigay. Kagaya ng gold, maraming panalo. Mm-hmm. Hindi rin pwede. Keep mo na, siguro baka next year, pwede ma-share. Sa ngayon, medyo kulang pa sa ano, personal pa. Mm-hmm. Kasi sa demand ngayon ng fights namin, parang kukulangin talaga. Kaya hindi ko binibigay talaga yung nakulay na ganyan. Itong sa gold. Sa gold, saka sa Gilmore's na cross niya. Yung sa likuran ko, baka may question ka dyan. Dito. Walang question. Absent si B1. Yan guys, swerte tayo guys na nakausap natin tong dalawang engineers. Kasi guys, classmates sila nung sa ano pa, sa CIT. High school at saka college. Kaya magkaibigan to sila guys. Tapos silang dalawa guys, nagsishare. So, yung idea ng isa, tapos may idea yung isang classmate, yung isang kaibigan niya, kino-combine nila. Yan, ang ganda ng resulta guys. So, take it from me. Pag makausap niyo itong dalawa guys, matagal-tagal talaga, dami niyong matutunan.
So thankful tayo ngayon na nakilala natin si Boss Joey at dinala niya tayo dito kay Boss Edmond. Yan. So yun guys ha. May katanong. Hey, Sekwan. Boss Wade, may tanong. Palang bisita dito si ano. Si Boss Edmond. Ipakilala ko sa inyo guys ha. Guys, si Doc Randy sa LDI. Shout out boss. Magandang araw po sa inyo mga kasabong diyan sa ating tuan sa especially sa Visayas areas. Yan, magandang araw. Thank you, boss. Guys, habang nag-uusap kami ni boss dito, Boss Edmond, talagang ang dilim ng ano guys, ang dilim ng langit kasi umuulan talaga. Hindi nga lang gaano kalakas pero expected ni boss na doon sa farm niya talagang malakas ang ulan doon. Yung bundok tapos siyempre farm 'yon madulas. So baka schedule tayo ibang araw pupunta doon. Bisitahin natin doon yung ano, yung farm. Oh. Tanong ko boss ha. Ito bang pagmamanok boss? Hindi to hindrance sa ibang trabaho mo boss or sa pamilya mo, hindi ka ba nakaproblema dahil sa ang time mo talagang may time ka na specific para sa mga manok mo? Or somewhat nagbibigay ito problema sa iyo ang pagmamanok, boss? Yung pagmamanok, boss, hindi naman siguro hindrance yun sa trabaho. Depende yun sa management talaga. Mm-hmm. Di ba? So, sa akin, oras sa trabaho, 7 to 5. Trabaho, yan. So, yung monitoring ko na lang, tatawag sa tao sa farm, ano, sa gabi naman, sa manok. Then, sa madaling araw, manok din. So, management lang talaga. Sa family naman, wala naman problema sa amin sa bahay. Support naman talaga yan sa pagmanok namin. Kasi, may asawa na, boss? Hindi pa, boss. Wala pa? Pa? Oo. Ah, okay. Okay, So, okay lang ngayon, nag-hap yung tapio ron, boss? Oo, wala. Okay lang. Manok, single meeting. Single meeting. So, yung pagmamanok mo, boss, malaking naibigay ito sa iyo na palagay natin additional income, boss? Ganyan? Sa income, hindi mo masabi mas malaki kasi yung manok talaga, break-even yan. Magastos talaga. Passion mo talaga ang manok, passion boss? Passion lang talaga yung manok. Yung may problema ka, punta ka lang sa manokan. So, 5 minutes, wala na yun. So, refresh ka na naman. Tama. Tsaka, ano, yung gusto ko talaga sa pagmamanok, yun talaga yung sportsmanship. Sportsmanship. Mm. Matalo, manalo. Sports lang. Magkaibigan pa rin. Tama. Tsaka yung manok sa akin, ang tawag nun, pre? Gentleman's approach. Mm. Mm, tama. Kasi lahat nun nagmamanok kasi may integridad. Tama. Maginoo. Maginoo talaga. Tama talaga. Kasama na kami ni Boss Woody nun. Boss, ano bang ibang pinagkakaabalahan mo, boss, maliban sa manok? Ano ba yung field of work mo ngayon, boss? Nasa construction, boss. Freelance lang. Nangungontrata ka, boss? Oo. So, anong kaya mong gawin sa construction, boss? Baka may nakikinig dyan na naghahanap ng mga contractors. Kasi ngayon, boss, nasa engage kami sa government na projects. So, may pick-up ka pa pala, boss? Hindi, boss. Yung partner ko may pick-up. Okay. So, ako yung gumagawa, siya yung humahanap ng projects. Yung mga projects. Civil engineer ka, boss, no? Oo. So, anong kaya mong gawin, boss? Mga buildings, mga bahay, mga ganyan? Oo, buildings, bahay, yung warehouse, roads, ganun. So, hindi malaki yung ano mo dyan, boss? Ang mga quotation mo, pag ganyan? Hindi naman, boss. Affordable lang, boss? Mabubuhay lang tayo. Buhay-buhay lang. Makabigay lang ang patuka ng manok, ayos na. Ayos na? Oo. So, kasi, boss, yung for example, may mga subscribers, may mga viewers tayo na nanonood na gusto nilang i-set up yung farm nila, mga breeding pens, mga flying pens. Kaya ba natin yun, boss? Kaya natin, boss. Sa, ano ba yung competition na yun, boss? Per square meter? Or per, ano bang competition yan, pag ganyan? Dito? Dito. Anong competition niya, boss? For example, sa flying pens, mayroon akong 1,000 square meters na lupa. Gusto ko lagyan ng breeding pens. Or paano ba, kasama na ba yan ang planning, boss? Pag kayo ang gagawa, or? Oo, kasama yung planning. Tapos yung sa competitions ng price, iba-iba, iba-ibang, pag
sa bahay iba, sa warehouse iba yung price, but yung for example dito sa Manukan, hindi ko na sasabihin dito dahil oh, maraming ano contractors na magano, di ba? Iba-iba yung price. May politics kasi. So pero lalo na yung mga malaking company, may mga fixed price na talaga sila bawat establishment. Tama. Like sa roads, depende sa ano ilang cubic na ano magagamit, mga ganun. Sa bahay per square meter ang tama, basihan, ang competition, no? Di ba? Oh, may mga ganun na rin. But ano na lang siguro. Okay. Naisingit ko kasi yung question na yun, guys, kasi itong nasa harap natin, itong dalawa, mga engineers naman. Tapos nung pumunta kami kahapon kay sa farm ni Jason Garces, yung sa kabila palang lupa, may gumagawa doon na daanan namin. Si Boss Edmund pala yun. Nakakontrakta. Siya pala ang contractor doon. May warehouse na inilagay doon. Sana nakita, sana kami ni Boss na na-flat yung motor namin. Tapos si Boss Alan naglalakad. Ang layo na nilakad. Tapos halong takbo kasi takot. Kasi ano guys, mingaw kay lugar ba? Tapos hindi ka makatakbo ng maayos kasi maputik. So, tawang-tawa sana si Boss Edmund kung nakita nila kahapon kami. So guys, yun, naisingit natin yun kasi baka may iba sa inyo dyan na gusto bang magtanong or gustong magkaroon ng idea kung magkano gagastusin, kung sinong gagawa. For example, pag may ipagawang set up ng farm, yung for example, yung sa akin, yung bahay na itinirhan ko, ano lang yun, 300 square meters yung lupa, tapos yung bahay 100 square meters na gusto kong lagyan sana ng breeding pens, so magkano kaya magagastos? Parang ganun lang ba? Baka may iba sa inyo dyan, kontakin nyo itong dalawa na nasa harap ko ng mga engineers. At kung sino man yung gustong maka-acquire ng kanilang mga ipang for sharing na mga alaga, pwede nyo silang makontak, guys. Ito yung Facebook account ni Boss Joey Racasa. Ting! Yan. Yan guys, at saka kung gusto nyo panoorin ang episode ni Boss Joey, nasa episode 130 ba yun, boss, no? Mm. Episode 130 yun. Tapos ito naman ang contact or Facebook account ni Boss Edmund. Yan. Ting! Yan. So pwede nyo siyang kontakin, pwede nyo silang kontakin, guys, kausapin nyo. At saka kung may gustong magtanong regarding sa breeding, gusto nyo manghingi ng mga ideas, kanyan, open sila. Okay na, boss, no? Oh. Okay lang. So, wag lang i-timing sa panahon na busy si Boss Edmund sa engineering works niya. Baka iba ang masagot sa inyo. XY access ang masasabi, no? So, yun, mga kapugi, talagang sinuwerte tayo itong pagpunta natin dito sa farm ni Boss Edmund. Kasi may na nakasabay tayo na veterinarian from LDI. Kilala ko sa inyo, guys, once again, si Dr. Doc, sa itong full name ni mo, Doc? Randy Balmoria. Randy Balmoria. Yan. Tapos, opportunity naman to, guys, matanong na natin kung ano yung pwede niyang isuggest para gagamitin natin sa ating breeding. Kasi ang pinag-usapan namin kanina, Doc, ni Boss Edmund at saka ni Boss Joey is all about breeding. Kasi tamang-tama rin, nasa breeding season tayo ngayon. So, maitanong ko na lang din sa iyo, Doc, ha? Baka may ano ka, may magandang input na ano. Okay? So, guys, pakinggan natin. Tanungin natin si Doc. Ano yung magandang ikasuggest mo, Doc, na pwede nating pang vitamins or pang gagamit, para maganda gamitin para sa breeding. Magandang araw, mga Kakugi TV. So, panahon naman po sa breeding season. So, mas mabuti po, bigyan po natin sila ng mga ampul supplements. Kagaya ng LDI, Vitabit Plus. Vitabit. Ito yung tinatawag nating egg booster sa LDI. Kumbaga, active component po nito is vitamin EDE. Mm. So, nagpapatulong ito na mas maraming may produce na itlog. Na itlog. Sa ating mga inahin. Powder yan, Doc? Powder po ito. Pwede itong i-mix sa feeds, pwede rin sa tubig. Ah, okay. Na ating egg booster na Vitabit Plus. So, isang kutsarita, kutsara? Actually, ang nakaiba sa ating Vitabit Plus is kutsarita. Kutsarita? Hindi kutsara yung measurement. So, isang
kutsarita. Kutsarita sa 2 galon na tubig ang mixture ko nito. So hindi siya napapanis kahit 2 araw bago yung pagtimpla natin mga 4 na oras. 4 na oras. Yung, ano niya, yung, tapos alisin na. Pwede na natin palitan kung ano, lagpas na sa 4 na oras. So ano yan, Doc? Vitabit Plus po yung ano natin. Sa LDI. Egg booster sa LDI po. Egg booster. Egg booster po. Yan. And then, sa pagbigay po nito, sa 1 linggo, 3 to 4 days lang po ang pagbibigay natin sa... Successive, straight. Straight po, successive. 3 to 4 days lang po kasi kung araw-arawin nyo po hanggang buong linggo, 1 week, ang tendency naman po is yung eggshell niya kakapal talaga. Mm. So once nga maging kapal yung eggshell, mas mahirap pag ano, pagpisa ng sisiw. So 3 to 4 days lang po ang pagbibigay natin. Mm-hmm. Then sa mga materials natin, pwede sa babae, pwede sa lalaki ang pagbigay nito. Pagbigay niyan. Mm. So pwede sa tubig, pwedeng isama sa ihalo sa feeds. Then mas mabuti naman po salitan. Itong natin electrolyte sa LDI. Multilyte po. Itong multilyte po natin, ang napakaganda nito is combination na po sa multivitamins plus electrolytes yung multilyte natin. Multilyte. So, multivitamins at saka electrolyte. Yes po. Ginagamit po ito kung ano para hindi ma-dehydrate yung mga materials po natin, lalo na kung masyadong mainit yung panahon, lakas ng ulan. Tama. Para hindi sila ma-stress, gamitan po natin ang multilight. So pwede naman po ang multilight natin araw-araw. Depende sa budget. Tama. Kasi kung may enough budget lang po, pwede araw-araw ibigay natin sa umaga. Mm. Tapos sa hapon na spring water na lang para hindi masyadong tama. Yung ano kasi baka may lasang ano yan, ibang gamot, di ba? Opo. So dapat may plain water din. Plain water din. So ito yung electrolytes po natin, multilight po. So, pwede pala yan sa biik. Boss, kasi may nakita pwede. Kung ano, biik. Lahat ng hindi lang manok. Manok, baboy, kambing, sa mga kambing, pwede sa rin. Mga baka, pupa. Ah, pwede rin sa ano, mga aso, pusa. Pero hindi pwede sa tao, pwede, boss. Pwede. Ito, hindi pa kung pwede pwede sa tao. Hindi pa nasubukan. Tapos po, para naman po sa mga broodcocks natin o broodstag. Yan, Ridgel 40. Para lalong mas agresibo sila sa pagkasta sa mga inahin o sa mga pulit. Mm-hmm. Para maging agresibo sila araw-araw. Mm-hmm. So, gamitan po natin ng Ridgel 40 Plus. Ridgel 40, yan. Ridgel 40 Plus. Ito 40 po yung plus. Tinatawag sa LDI na oral methyltestosterone na nagpapalakas ng testosterone level sa ating mga broodstock or mga broodcock po natin. Para sa mga lalaki po to. Na yan, Ridgel 40 Plus. Yan, talagang kailangan yan para sa mga natin, mga broodstock. So pagbibigay naman po natin sa ano, Ridgel 40 Plus, 2 beses po sa 1 linggo. Two times a week lang po. So ano yan, no? Ang capsule? Capsule po. Capsule. Soft gel capsule po ito. Soft gel capsule. Ridgel 40 Plus natin. Yan! Galing! Tapos, ito bagong product po natin. Ang kaibahan man naman natin sa ano, sa probiotic po ito sa LDI is powderized po. Ah, okay. Powderized po yung probiotic po natin. Mm-hmm. So, alam naman natin na ang mode of mechanism ng probiotic is for good digestion. Mm. Tapos, nagpapalakas ng immune system sa ating mga alagang manok. So, ang kaibahan po nito is naka-powderize siya. At the same time, hindi po ito pwedeng ihalo sa tubig na may chlorine. Chlorinated. So, di pwede. Opo. So, paano gamitin mga kakugi kung magamit po tayo ng ano ng bioactive, lalo na kung source po natin na tubig is chlorinated or sa water district, i-hold natin yung tubig
24 hours po. Before lagyan ng ganyan? Before ninyo ihalo yung bioactive natin. Kasi kung i-direct ninyo na ihalo yung bioactive po natin, ang mangyari is, ang good bacteria na nasa loob nito is mamamatay. Dahil sa chlorine? Dahil sa chlorine. Ah, okay. So, ihold po natin. Ang kung may source kayo na ano sa balon o deep well, mas mabuti kasi direct lang. Mineral water, boss, yung nasa bottle. Pwede sa pwede mineral yan. Water o pwede rin sa ulan, yung ulan. Pwede. Yan, oo. Oh. Pwede. Pwede. Ihalo natin yung bioactive po natin. Okay, ganda. So, ito po yung probiotic ng LDI. Yes. Pwede sa breeding po. Yan. Thank you, Doc, ha. Nakita nyo, naisingit natin. Tamang-tamang, may dumating. Tapos, ano siya? Veterinarian siya ng LDI. So, natanong natin. Kaya nabigyan tayo ng magandang idea. Just bear in mind, guys, ha, na hindi namin sinasabi na ito talaga bilhin nyo. Pero at least may idea tayo na meron palang ganitong mga supplements, mga multivitamins, minerals, na sa LDI. Pero kung ano yung hiyang sa inyo dyan, eh, yun ang gamitin nyo. Ang importante, maganda ang kalalabasan ng mga alaga natin. Di ba, Doc? So, yun. Kasi may iba, for example, Doc, may ibang lugar kasi, Doc, ba, na wala pang nakarating doon ng ibang mga products. Yung tinanong ko, kung meron kayo ganito, kasi may nagtanong ba, boss, ito ang problema ng manok ko, boss, ganyan. Okay, bilhan mo ng ganito. Eh, wala sa kanila doon. So, hindi visible yung product. Hindi visible yung product. So, kung anong nandyan sa inyo, guys, na tingin nyo mas madali nyo ma-acquire, ayun ang gamitin nyo. Itong sa amin, suggestion na to. Di ba, Doc? Yes. Yan. Pero dito sa kay Boss Edmond, tested niya, tested na niya dito itong products ng LDI at saka pati kay Boss Joey. So, yun. Naisingit natin, guys, ha. Thank you, Doc. Dito sa breeding area mo, boss, ilan ang mga hen mo, boss? Mga inahin? Ngayon? 40 yata, boss. 40. Tapos yung mga broodcock, 35. So, pero ilang mga bloodlines yan, boss, ang inano mo ngayon? Siguro ngayon, sa bloodlines, nasa 15 yata. 15 bloodlines. Pero itong 15 bloodlines, boss, kabisado mo ito lahat, boss? Oo. Mga made mo na to or talagang mga yung, imported yan? Yung bago ko lang, yung ano... Yung yellow legged hatch. Yellow legged hatch, yung super sweeter. Super sweeter. Galing kanina yan, boss. Kay Bibo Enriquez. So, yun ang ano, boss? Yung bago mo yan. Yan ang bago mo yan. Yung Art Lopez na white hatch. Nandun. Nandun. Saka... Tapos ito. Pusong sweeter. Pusong. Guys, palakas na palakas na talaga ang ulan. So, hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Maraming salamat, Boss Edmond, Boss Joey, Boss Woody, and of course, si Boss Doc Randy. Doc, thank you kay Doc, ha, sa ano, gishare mo na ano, Doc, na idea. At saka si Boss... Miss Jane. Oh, Boss Miss Jane pala. Nakalimutan ko, guys. So, yun, guys, ha. Sa lahat ng mga subscribers, maraming salamat po. Hopefully... may maisunod pa tayo na farm na bibisitahin. Boss, Edmond, baka may chance na makapunta tayo doon sa ibang araw sa farm mo. So guys, mga kakogi, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mga kakogi, tandaan palagi, basta magkogi, dunay ani! Okay! Alright!